Hindi siya magpapadala ng mensahe kung wala siyang bagong kaalaman. Nararamdaman ko ang paghina ng kapangyarihan ng aking ama. Malamang ay may nangyayari ng masama sa kanya sa mga oras na ito. O di kaya'y kaharap na niya ang itinakda. Gusto ko sanang ikaw mag-lead ang task force na panapat sa kanila. May request lang po sana ako tungkol dun sa batang tumulong sa akin. Luwalhati! Luwalhati! Ikaw nga nagpalaki sa loob ng isang sindikato. Hindi natin alam kung paano naka-apekto kay Fatima yun. Mas mabuti kung dito muna siya. Siya ang nagluwal sa'yo. Kung kaya't ang kapangyarihan mo ang muling bubuhay sa kanya. Congrats! Ang hell! Hindi na tayo mag-iwayo-walay. Nakita mo na ba ang batang itinakda? Fatima! Hanggang sa muli mong pagkabuhay, Ulan. Fatima. Fatima, hindi lamang ang isang batang paslit na katulad mo ang magiging dahilan ng katapusan ng aming lahi. Kanlaon, si Luwalhati. Ano ang nangyari kay Luwalhati? Wala na siya sa kulungan niya. Magdasal ka na. Dahil kapag hindi mo natagpuan si Luwalhati, kung naghihirap ang inyong kapatid at nagmumukhaypay sa inyong siping, alalayin niyo at patuloyin. Ngunit wag na wag niyong kuhunan ng patubo o tatanggap kayo. Saan po tayo titira ngayon? Ay, bahala na, Fatima. Hindi naman tayo maubusan ng bangketa dito sa Metro Manila, no? Tsaka sanay naman tayo sa buhay kalye. Ang kagandahan ngayon, wala na si Bulan at yung digiteran general na nangaharbat ng kita natin. Ngayon, lahat ng ma-e-etsyong nating datong, ating-ating alang. O, wala na makikijoin sa atin. Ah, diba, bongga? O, tsaka tingnan mo. Hindi importante kung saan tayo titira. Ang importante, magkasama tayong dalawa. Ay, makikijoin na naman. Sige na nga, tayong tatlo. Yung giterang aso. Ay! Pati ba, ano yun? Tom Jones ka na? Hindi pa po kasi tayo kumakain simula nung lumabas tayo na ospital. Oh, sige, sandali. Ha? Dito muna kayo ni Angel. Didilihin siya ako ng makakain. Boss Chief, nilibot ko na yung buong paligid ng orphanage eh. Pero wala talaga eh. Mukhang natakasan na tayo ng dalawa. Kung ayaw talaga nila na magkahiwalay sila. Boss Chief, kung ayaw nila, diwag nila, babayaan na natin sila. Tsaka nung nilabas mo sila sa ospital, eh doon na rin siguro natapos yung obligasyon mo sa kanila. Eh kung tutuusin nga, hindi mo naman kailangan dalhin pa sila sa ampunan. Pero ano, ginawa mo pa rin. Ah, boss, if nagtataka naman ako sa'yo, ba't ganun na lang malasakit mo sa batang yun? Magaan lang kalooban ko para kay Fatima. Dahil siguro, niligtas niya ako. Eh di ba niligtas mo rin siya? Pati kwits-kwits, tabla. Paul, wala naman masama kung siguraduhin ko lang na magkaroon siya ng maayos na kinabukasan, di ba? Tsaka isa pa, napakabait ng bata. Siguro kung nagkaanak lang kami. Ano? Anak? Pinagsasabi mo, boss, if hindi pa nga kinakasal ni Bernice, eh. Anak agad? Tara na nga!
nilulunggan, Laon. Wala talaga rito. Hindi ko nga siya naamoy rito. Marahil ay nagtatago lamang siya dyan sa tabi-tabi. Mukhang wala talaga si Luwalhati rito, Pinunungan, Laon. Umuwi tayo sa Bandaron. Diyos ko dahil, baby girl. Nalibot ko na lahat ng tindera dito. Walang gustong magbigay o magpautang sa akin. Matumal daw ang benta. Okay lang po yun, Mother Ben. Hindi pa naman po ako masyadong gutong. Ano hindi? Kanina pa nga kumakalam yung sikmura mo. Huwag ka mamagde-deny na dinig namin ni Angel. Ikaw. Ay, ayan. Tapos na pala misa. Makakadilihensya na tayo sa mga lumalabas sa simbahan. Ay! Angel! Bakit po? Ano po nangyari kay Angel? Ay! 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 Nagpapakit ang hila! Ay! Thank you pa! Thank you pa for carrying your blessing! Fatima! Ano pong ginagawa ni Angel? Ay! Ito! Nagpapakit ang hila sa marunong dumilihensya! Salamat po! Salamat! Salamat po for sharing your blessings. Bow, bow. Oh, Miss Andare. Saan ka pupunta? Sa Maynila po. 250 ang pamasahe. Kuya, kailangan ko kasi pumunta ng Maynila eh. Kailangan din namin kumita. Sige na, pumawa na po kayo sa akin. Kailangan ko kasi hanapin anak ko. Kailangan ko pumunta ng Maynila. Sige na po, kuya. Lumang gimmick na yan eh. Kaya sige, alis na. May karga mo na ba? Ayos na. Larga na tayo. Malayo pa ang biyahe natin. Paluwas ng Maynila. Tara. In fairness, isali kaya natin sa Itbulaga kung ako manager. Di ba, Angel? Ah! Ay! Ayaw sa showbiz! Di wag! Eh, Mother Ben, mahihain po ata yung si Angel. Huh? Pero Angel, salamat talaga ha. Dahil sa'yo, meron tuloy tayong pangkain. Oo, galing-galing. Oh, ito, naneno ko sa ospital ha. Magtutmas ka, tapos tulog na tayo. Oh. Dali, dali. Ito, Toby, ha? Ay, ikaw, hindi ka magtutupras, ha? Wheeze, wheeze. Kasi kahit anong brush yung titang gawin mo, bad breath ka pa rin. Yan, pagkatapos niyan, matutulog na tayo. Buti nakapulot ako ng karton sa may likod ng pintuan. O, pwede nating hilaan. Ikaw! What? Ikaw ang nagnakaw ng mga karton ko, no? Ikaw! Ikaw ang nagnakaw ng mga karton ko! Hoy, hoy, hoy! Huwag kang basta magbibintang, ha? Napulot ko itong mga karton na to! Sinabi ng Panginoon nga, kung nagnakaw ka ng baka o ng tupa, limang bakang ipapalit mo sa bawat bakang kinuha mo at apat na tupang ipapalit mo sa bawat tupang ninakaw mo! Eh, naku! Wala akong alam dyan sa mga tupa, baka, kalabaw na pinagsasabi mo. Basta itong mga karton na ito, napulot ko. Oo. Dyan. Sa may likod ng pintuan. Ay, paano mo alam?
Dahil sa akin nga yung mga karton na yan. At ninakaw mo! Hindi po namin naiintindihan kung paano nga nangyari yun eh. Yung batang bulag, bigla na lang nakakita. Pero pagkatapos ng barilan, bulag na siya ulit. Hindi na kailangan intindihin. Ang linaw-linaw naman. Salamat. Na ito'y isang milagro ng Panginoon ang nangyari sa iyo. At ang batang yan ang ginamit para maligtas ka. Baka naman in the first place ay nagpapanggap lang na bulag yung bata. You know, para pag naglilimos, eh mas kawawa siya tignan. Pero ang totoo naman talaga nun, Mateo, baka nakakita talaga siya, di ba? Hindi, Bernice. Hindi ako naniniwalang hindi bulag si Fatima. Patawarin niyo lang po si Mother Ben. Hindi niyo naman po sinasadya. Patawarin? Ang patawad ay binibigay lamang doon sa mga humihingi ng kapatawaran. O, sige na! Sorry, bakla lang. O, yan, sa'yo yung karton mo, o. Yan. Higa na lang kami dito sa simento, kahit malamig. Hindi ko alam na merong may-ari, o, yan. O. Sige, pati ma, dito tayo matulog sa simento. Malamig, yan. Matigas, aray. Maraming langgam. Di bali, may ibang tao naman dyan, mabuting puso. Tutulungan tayo. Fatima? See? Pati ang pangalan, fake na fake. Fatima? In any case, huwag na natin siyang isipin. Dahil ang importante ngayon, you're here, safe and sound. Salamat. So, paano? You have to go? I have a big day tomorrow. May interview na ako. Si Peter Silverio. You know him? Peter Silverio. Well, iba na talaga pag big-time reporter yung girlfriend mo. Sige, good luck. Thank you. Bye-bye. Bye, tita. Ingat ka. Okay lang po yun, Mother Ben. Huwag niyo na po akong alalahanin. Okay lang naman po sa akin na dito sa simento matulog eh. Sige na. Lamig-lamig yung semento, oh. Oh, sige. Ito na. Yun na iba. Salamat po, Mang Noah. Ang bait-bait niyo naman po. Halika na. Tulog na tayo. Ito ka na, oh. Salamat, ha? God bless. Hindi ako naniniwalang nagpapanggap ng si Fatima. Kung makikilala mo lang yung bata, malalaman mo na totoo ang lahat na nangyari. Hindi mo ako kailang kumbinsihin. Sapagkat, naniniwala ako. Naniniwala ako. Pero teka, parang nahuhulog na yata ang loob mo doon sa batang yon. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala para sa kanya eh. Lalo na ngayon, alam ko, wala silang matutuloyan ang kasama niya. Lagi kong iniisip kung ligtas pa sila. Nagugutom ba sila?
may babae dito. Sino kayo? Nasaan ako? Hindi ba't kami dapat ang magtatanong sa inyan? Nasa Maynila na po ba ako? Oo, iya. Maynila na to. Sabi ng San Telmo, dito daw ang anak ko. Ba't di ka pa mahiga? Ibibigay ko lang po ito kay Mang Noah. Ha? Baka po hindi pa po kasi siya kumakain. Wag na, sayang din yan. Pwede nating almusalin bukas. Tsaka huwag ka na maglalapit dyan. Baliw yan, mamaya kagatin ka niya. Hindi naman po siguro. Mabait naman po siya eh. Binigyan niya nga po tayo ng karto, no? Konting pasasalamat lang naman po. To. Sige na nga, bahala ka na. Mang Noah? Mang Noah? Sa inyo na po ito, oh. Salamat, Fatima. Napakabait mo talaga. Para kang yung anak ko. May anak po kayo? Nasaan po siya? Bakit hindi niyo po siya kasama? Kinuha siya sa akin ng demonyo. Fatima? Dahil nalipanan na ang mga sugo ni Satanas dito sa ating kalupaan. Buti na mo. Natin, darating sila. Wala rin tayo magagawa. Kukunin nila lahat ng minamahal at sa buhay. Di ba, balino? Magdasal sa Panginoon. Dahil wala tayong ibang magagawa. Darating ang demonyo at kukunin lahat ng mga minamahal natin sa buhay. Magsikubli na kayong lahat. Mother Ben, ano po kaya talaga ang nangyari kay Mang Noah? Malaysia, Pakistan. Pasang chismaks nga, namatay ang buong pamilya niya. Siya lang naiwan, kaya ayan, kaganyan ang lola mo. Kawawa naman po siya. Siguro, miss na miss niya na po ang anak niya. Pati, ma. Kaya magkakadili ka na. Tayo, may kanya-kanyang pasan. Sa buhay. Siya na wala ng anak. Ikaw na wala ng magulang. Ako. Basta ganun ang buhay. Kaya tigilos ng kakilisipin. Na malapit na. Isipin natin lagi. Paano tayo didiskarte ng pagkain? Magsipublin ang lahat. Dahil parating na. Oh! Ayan, oh! Tingnan mo! Napapakitang gilas na naman si Angel, oh! Boss Chief, sigurado ka ba sa gusto nating gawin? Eh, parang tayo naghahanap ng diamante sa buhangin, eh. Ng kuto sa buhok. Ng ebs ng kambing sa isang kahong pasas. Sanay na dito sa lugar nito si Fatima at Mother Ben. Nandito lang mga yan. O sige, boss, pagpalagay na nating mahanap natin sila. Eh, ang tanong eh, gusto ba nila magpahanap? Hindi ako matatahimik po lang at hindi ako nakakasiguro na maayos ang nakalagay nila. Kasi! Sorry. Umuwi aso ah. Fatima! Ay, sir! Fatima! Fatima! Sabi! Fatima! Wala si Kera. Fatima! Hoy! Fatima! Psst! Hoy! Handa na ba kayo? Patahon na ng paghuhusga. Diba? Kayo ba humingi na ng pagsal sa ating Panginoon? Kayo ba? Handa na. Dano'n, panahon ng paghuhusga. Darating na ang dragon. Ang dragon ang siyang kukuha sa ating lahat ng minamahal sa buhay na ito. Nakakaasar naman talaga, oh. Nakita na natin, natakasan pa tayo. Eh, sinabi ko naman kasi sa'yo, sir, eh. Kung ayaw nila magpatulong, di ipabayaan na lang natin sila. Oh, bakit hindi kayo kasali sa briefing? O nga bala, di sila kasali. Timo, huwag ka naman ganyan. Hindi naman nila kasalanan na mga tanga sila, kaya hindi sila pwede sa mga high-profile case na ganito. Dahil baka mamaya, kung ano namang kapalpakan ang gawin ng mga yan, no? Kala mo naman kung makapagsalita kayo. Kala, eh, sino ba nakasolve nung kaso ni Bulan? O di ba kami mag-partner? Kami ni Sir Chip, tsaka ako? Tsaka ikaw, mag-aasta ka.
Kung di ko pa alam, patay na patay ka sa akin. Kadiri mo, no? Guys, huwag natin mag-aksayan ng panahon tong dalawang to. May serial killer pa tayong kailangan hulihin. Tara na. Tara alam na. Mo kung makaano ka. Patulan. Hindi ko talaga siya papatulan. Itsurang yan. May taste ako, no? Tsaka kung pwede, di pagbigyan ko din. Sir. Oh, Mateo. Sir. Timing ang dating mo. Itong susunod niyo kaso. Ano po to? Yan yung mga taong gusto ko pa-surveillance sa inyo. Sir, ano pong surveillance? Yan ba yung mga suspect doon sa serial killer? Hindi. Nasa watchlist natin yan. Gusto ko lang i-routine surveillance nyo. Pag mayroong kakaiba sa mga galaw nila, i-report nyo kagad sa akin. Sige, sir. May lumitaw na naman na bagong palatandaan sa kalangitan natin. Isang napalaking dragon. Napito ang ulo. Sampo ang sungay. At ang bawat ulo ay may korona. Koronang ginto. Ang ginto, siyang palatandaan ng kasakiman ng ating mundo. At yan po, mga kaibigan. Yan ang iingatan nyo. Mang Noah, salamat po. Salamat po dahil tinulungan niyo kami makatakas sa mga pulis. Alam mo, Fatima, halos kasing edad ka lang ng anak kong si Sara. Sara po ba ang pangalan ng anak niyo? Oo. At napakaganda niya. Parang kerubin. At napakabait na bata. Katulad mo rin. Namimiss niyo na po ba siya? Oo. Talagang miss na miss ko siya eh. Sana nga kung nandito lang siya. Sana masasabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kung gusto niyo po, isipin niyo na ako si Sara. Sara? Ako, Sara. Alam mo ba kung gaano ka kamis ng tatay mo? Mabutit na rito ka na. Gusto ko sana malaman mo na mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Sara, naalala mo pa ba? Nung pinapatulog pa kita, di ba? Kinakantahan kita ng paborito mong kanta. Sige, magtulog ka na. At babantayan kita. Pinapangako ko na hindi ko hayaang masaktan ka uli. Okay, tulog na. Ano? Labo'y kami! May bahay na kami! Kanino po ba talagang bahay to? Basta pinili ko lang yung bukas ng pinto na bahay. Eh, mukhang okay naman pala sila. Hindi ko naniniwala. Mga magnanakaw kayo, no? Po? Na-interview ko na si Peter Silverio. Sobrang gwapong-gwapo niya, tita. Kaya ako binigyan ng bagong buhay ng Panginoon. Ako lamang makakapigil dun sa dragon na yun. Eh, baka naman maganda sa panlabas, pero nasa lubang pulo. Nakita mo na ba kung bumalik na si Noah? Ayun, hinatid ko sa hotel. Ano naman gagawin ni Noah sa hotel?